Nung may itong pinikpikan, si Ama ang nagluto niyan. Sarap. You should try also the itag. Mm-hmm. That's the delicacy. Sarap yan. Sarap. Paano po kayo niligawan ni Ama? Hindi niya ako niligawan. Nagkatitigan kami. Oh, Mala, ikaw, natitigan ka na ba? Oh, patitig ka ngayon. Ay, sino bang hindi tinitigan dito? Di ba natitigan ka rin? Kaya siguro kayo napasagot kasi masarap magluto si Ama. Oo naman. Ito si Ama eh, mahusay na magsasaka. At higit sa lahat eh, maaasahan mo ito sa mga gawaing bahay. Ang sa akin lang naman, hanggat maaari sana, hindi tagalabas. Eh, pero kung hindi pwede, eh basta bumuo ng isang magandang pamilya, isa buhay ang aming turo. Eh, iha. Eh, bigyan niyo ako ng maraming apo. Ha? Eh, sa tingin ko naman, hindi nagkakalayo ang edad ninyo ni Liko. Baka pwedeng agapan niyo na. Ay, nako. Gusto ko na talaga magkaroon ng mga apo. Kailan gusto niyo, ina? Aba, aba. Excuse po. Ina. Ah. Excuse lang po, ah. Nagulat lang yun. Dito ka sa kabila. Galit ka ba sa akin? Ano bang ginawa ko? Ako na nga yung nilamok kagabi. Bakit pa hindi mo nalang binuksan yung bintana? Ayoko. Alam ko nilalabas mo ang kulo ko. But not in public, Nico. Yung naman sa harap ng mga pamilya mo. Wala naman makakaalam. O, alam ko. Magulang din ako, okay? Okay, sorry. Hindi na mauulit. Nico. Bababa na muna ako dito. Huh? Shit. Glory! Patayin mo ako sa nervyos eh. Ka nandito. Ano sa palagay mo? Hindi kita naintindihan. Tapos bigla ka nalang bumaba. Di ba nag-sorry na ako? Hinintay kita sa bahay! Ang turo ni Lola, ang marunong umalis, matutong bumalik! Hindi umepekto sa'yo. Nag-alala ako, G! Hindi ako nakatulog! Nagpakasakali lang ako na nandito ka. Huwag mo ako iniwan! Hihiya ako sa'yo, Nico! Kahit ilang beses natin gawin, kahit saan natin gawin, hindi kita mabibigyan ng anak. Hindi tayo makakabuo ng pamilya. Naiintindihan mo ba ako? Walang kaso sa akin. Alam ko na yun nung una pa lang kitang naligawan, hindi tayo magkakaroon ng anak. Chloe, kahit wala tayong anak, ikaw pa rin ang gusto ko. Umuwi ka na, please. I'm sorry.
gusto mo magkampon tayo. May uncle ako na ba? Magkampon sila. Naging masaya naman yung pamilya nila ni Ante. Pag-isipan natin. Kung magkaampon tayo, pwede bang baby boy para katulad mo? Pwede bang Baltimore ang ipangalan natin sa kanya? Ang bigat ah. Baltimore. Bigat ba? Pangalan niya ng ninuno ni Ama. Sige. Siya na. Gising na ba si Ma? Uy! Ma! What? I just got the text. Nagtanan si Mia. What? Give me your phone. She's not picking. Papanugutan ko po talaga yung baby namin. Actually, nag-usap na nga po si uncle tsaka sila mommy na uwi daw si mommy para sa kasal. Plano nga po namin na in 3 months, gawin na po sana yung kasalan. Kahit simple lang po. Yeah. Ang plano mo? Pareho po kami ng desisyon ni Jiro. Plano po sana namin na dun muna tumuloy dun sa townhouse nila. Ano palang sabi ni Papa? Mag-uusap daw kayo pagdating niya dito ng katapusan. Excuse me po, magpe-prepare lang po ang gamit. Sige. Salamat. Kapatid ka rin ni Mia? Hindi po. Tulungan ko lang si Mia. Sige po. Mahal mo ba siya? Yes, Ma. Ikaw mamatay ko pag mawala siya sa buhay ko. You're of legal age, Mia. Wala na akong karapatan na magkaroon ng say sa kahit anong desisyon mo sa buhay mo. Pero pwede ba ako makiusap sa'yo? Pwede bang hintayin mo ang papa mo bago ka lumipat kay Najiro? Pwede bang harapin mo siya? Yes, ma. Kausapin ko si Jiro.
Bilis naman. In 3 months, ikakasal ka na. Tapos, a few months after that, magiging ina ka na. Sana naghintay ka mo na, Mia. Sana you took your time. Pero alam mo lahat yan tatanggapin ko kasi. Kasi anak, mahal kita. Mahal na mahal kita. Pagi. Mm. Kumusta yung kasal? Banda. Simple lang. Nayak ako. I felt so old. Kilala ka na kasi. Ayan ka na naman ni. Eh. Come here, my beautiful, sexy lola. Oh, ang bigat. Ano? Ano na lang ang gagawin mo? Mm. Oh, gusto ka yan. Sige. Ay, sarap. Siyempre, nandun si Mike. Magkatabi kami, pero okay naman siya. Civil, hindi niya ako inasar. Kahit kailan yun talaga yung part ng buhay mo na hindi ako makakasali. Basta nandun si Mike. Pwede bang sa probinsya muna tayo umuwi? Ha? Total, si Mia kasal na. Si Joey, may girlfriend na rin siya. Si Sam, may asawa na rin. Baka may iba yung swerte natin. At least, hanggang makahanap ako ng bagong trabaho. Nico, saan doon ang gagaling? Pili ko kasi mas kakayanin kong bahayan tayo dun eh. Ang taas ng presyo dito. Pero okay kaya ang kita ko ngayon. Ang laki ng PO na natanggap ko mula dun sa flower shop, my pottery, for my pot. Yun na nga eh. Ngayong buwan, ikaw na sumalo. G, hindi yun okay sa akin. Hindi okay. Nico. Nakapag-desisyon na ako. Sasama ka ba sa akin? Si Nico ba talaga yung lagi nasusunod, ma? Ikaw, may asawa ka na. Okay lang ba sa'yo kung hindi siya sasama kung nasan ka? Maliit lang ang komunidad dito, pero buhay na buhay. Ikaw, bakit ang dalas mo uminom? Hindi lang inom, laseng.
Tapos sinatago mo pa sa akin. Alam mo naman, wala matatago dito, di ba? Obviously, you want to get my attention. Not in a good way. Saan ka hindi masaya? Sabihin natin, siguro dahil mas mahabang panahon ang nakalaan para sa hanap buhay natin kesa sa ating dalawa. Konti na lang ang oras para sa ating dalawa, Glory. Magkasama na nga tayo, pero trabaho pa rin ang pakay. Di ba ito yung gusto mo para sa ating dalawa? Sinakyan ko yung gusto mo. I'm here. Nag-adjust ako. Di ba yun yung plano? Ang plano ay mag-ipon. Magkasama tayo. Ikaw, G. Masaya ka pa ba sa akin? Manong! May naghanap daw kay Glory! Sino daw? Eh, sabi ni Auntie, Nasaan? Boyfriend niya daw. Nico, ako yung pinagtanungan. Kilala mo siya? Anak po siya ni Glory. Binisita ka daw ng panganay mo kanina? Hindi ko alam na may anak ka pala. Tatlo po. Pagpasensyahan mo na, iha. Ilang taon ka na? Ala po. Hindi naman mahalaga yung edad. Hindi sa edad. Tinanggap kita sa aming tahanan ng bukas. Wala ako sa lugar para husgahan ang kaligayahan ng aking apo. Pero kung hindi dumating ang iyong panganay, sasabihin mo kaya sa amin ang totoo? Na may asawa ka pala? Ang sa akin lang, magsabi ng totoo! Wala po. Binanggit ko na din po yun kay Ina at Ama. Ang sa akin lang, yung nanggaling mismo kay Glory! Andito ka sa amin. Makitungo ka. Pareho ng pakikitungo namin sa'yo. Bakit kailangan itago ang katotohanan? Ha? Mahal ko po si Nico. Ayoko po siya mawala sa akin. Alam kong mahirap tanggapin ang kung anong meron kami, pero umaasa lang ako na sana iwayag sa amin. Hirap pong pigilan eh. Hindi ko naman siya pinili. Pero yung pinaramdam niya sa akin, kahit kailan hindi ko pa nararanasan, sinasaktan ako ng asawa ko. And for 9 years, niloloko nila ako. Halos ikamatay ko yung desisyon ko na manatili sa relasyon na yun. Umabot nga ako sa punto na gusto ko nang sumuko. Pero nang dumating si Nico, kumaan ho lahat eh. Alam ko naman na may hangganan ang lahat. Pwede kami maghiwalay. Hindi ako mauna sa kanya. Kasi magsisiulit. Kaya kinuha ko yung pagkakataon na binibigay sa akin. Ayoko na manghinayang na hindi ko nararamdaman yung ganito kabuhay. Alam mo naman, di ba? Sigurado ka bang hindi papatayin ang asawa mo ang apo ko? Sinisigurado ko po. Pinili kong kunin sa aming poder si Nicolas. Nakita ko na ang abilidad. Maanalitiko. Talagang matalino si Nicolas. Sa tingin ko, yun ang isa kung bakit nagkatugma kayo. Siguro, bilib ang apo ko sa mga narating mo. Habang pinapalaki ko si Nicolas, pangarap ko para sa kanya ang maranasan niya
ang maging isang ama. Mapalago ang kanyang sariling pamilya. Makapag-asawa ng kababata niya. Isang pakiusap lang. Kung talagang mahal mo siya, huwag mong nakawin ang pagkakataon na para sa kanya. Tapos ka na dyan. Nahanap mo na ang lugar mo sa mundo. Hinahanap ka ng iyong mga anak. Mas kailangan kanila. Anong nangyari? Bigla ka na lang daw umalis. Glory! Bigla lang ako nahilo. Nag-aaway daw kayo ni Alapo. Ikaw, uwi na tayo. Uwi na tayo. Umuwi saan? Umuwi sa bahay o sa Baguio? Ay, saan mo lang dito? May sinabi na naman sila, no? Di ba sinabi ko sa'yo, huwag mo na silang pansinin! Lahat sila may pakialam sa atin! At hindi mo sila mababago! Tibayan mo yung puso mo na huwag magpadala sa mga husga nila. Kung umalis pa tayo ngayon, mahabang explanation pa yun kay Alapo. Kung bakit tayo umalis, kung kailan tayo may ganitong usapin. Glory. Glory. Kahit saan tayo lumipat, uulit at uulit lang to. Mag-a-adjust na naman tayo sa mga sinasabi ng tao tungkol sa relasyon natin. Kahit ako, napapagod na rin ako! Pero at least dito, nandito yung pamilya ko! Mas importante sasabihin ni Alapo. Ano? Intindihin mo. Si Alapo ang pinakamatandang buhay sa angkan namin. Ang salita niya ay tago sa aming lahat. Salamat sa saklit. Salamat sa sakit. Ako'y di magsisisi kahit di ka na sa akin. Ako ay lilingon, makikita sa tabi na minsan sandali kang naging akin. Thank you.
magsisisi kahit di ka na sa akin. Kung bukas man ako ay lilingon, makikita sa tabi na minsan'y sandali naging akin. Nag-aalala ako sa kanya, Alapo. Hindi niya sinasagot yung mga tawag o text ko. Paal. Matangga na siya. Kaya na niyang dalhin ang sarili niya. Ayusin mo ang sarili mo. Marunong siyang umalis. Matuto siyang bumalik. Ang unay kanyang mahal. Mabalikan kanya. Nang init mo at tinig sa lamig nitong mahabang gabi. Salamat sa iyong Hindi na 140/90. I recommend bed rest. Merry Christmas! Merry Christmas! Pips! I have a gift for your baby! In
nakala. Oh, di ba? Oh, ang ganda ng ko. Oh, bagay naman. Suko na kihirap uwi. Teka, kuya! Oo! Yuyo, back! Wait! Natupad ang kay taga ko. I forgot to get your bread. Come, let's get your bread. Alito, pakikuha na lang yung bit-bit niya. Ingatan mo, ah. Yeah. Babe, where's the key? Babe! Okay, let's go, let's go. Go. Chloe!